Hello, ako nga pala si Reverse Guy, pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo guys sa ating YouTube channel and don't forget to like this video. And gusto lang i-take tong opportunity na to para pasalamatan yung 20,000 na tao na nag-subscribe sa atin. Actually, medyo marami akong iniisip this past few days. May mga mistakes ako nagawa with regards sa cryptocurrency, okay? And yeah, yung 20,000 subscriber milestone, isa yun sa mga parang naging eye-opener sa akin na I'm still making progress sa mga ginagawa ko sa YouTube and yung Nintendo Switch ko. And sobrang maraming salamat sa mga tao na nandyan para sa akin, na sumuporta. And sana guys, kahit na lumaki pa yung channel natin, ganun, hindi ko kayo makakalimutan na yan. Shoutout syempre sa family ko, sa mga loyal viewers natin dyan, kay Janine, kay Dre, ayan, kay Jaja, kay AC, ayan. Ayan, so, thank you so much, no? And, ayun, so yeah, punta tayo sa topic. So, dito tayo ngayon sa Twitter. So, kung nagtu-Twitter kayo, hanapin nyo na lang ako, okay. Pero, hindi pa verified, wala pa akong followers actually. Pero, ang ano ko lang naman is for content. So, hindi ako nag-PPM-PM guys ha. So, hindi ako yun. If ever lang. So, ito na, masyado napahaba. So, punta tayo dito kay Okayama. Niretweet to ni Jiho. So, pag-usapan natin guys is yung mga leak cards. Okay, and then yung thoughts ko with regards to this. So, again, please subscribe for more leaks. Okay? So, simulan na natin itong Shiba guys. So, and Shiba, Confident, and Imp. Okay? So, ano nga bang pinagkaiba ng V3 sa V2? Yung V2 is yung currently Axie Infinity. So, the next version niya is magiging Axie Origin. So, magkakaroon na siya ng bagong pangalan. Pero ito nga, ano nga bang pinagkaiba ng Axie Infinity sa Axie Origin? So, of course, disregard na natin yung graphics, yung new cards, yung runes, no? Pero when it comes to gameplay, may iba siya kasi sequential na yung Axie Origins rather. Ngayon kasi 'di ba kapag nag-enter ako, iintayin ko rin yung kalaban ko na mag-enter. So technically halos sabay lang yung mga axes namin na maglalabas ng cards. Pero sa Axie Origins, guys. Excuse. So sa Axie Origins, ang mangyayari diyan, sabay-sabay na, okay? Sabay-sabay na yung laban. So, mas... Ay, hindi pala sabay-sabay. Tawag doon, may mauuna. Sorry. Ulit. May mauuna na, okay? May mauuna na. Paano kung nasabi may mauuna na? Di ba sa Yu-Gi-Oh? Actually, nabanggit ko na to this past video ko. Pero ulitin ko na lang. May mauuna na. Meaning, mangyari ako yung nauna ngayong tumira, magkakasmo na yung mga axi ko ng mga tawag doon. Ng mga effects, ng mga attack, ng mga defense, ganyan. And then yung kalaban ko naman, pag siya na yung titira, so saka lang din, pagtapos kong tumira, saka lang siya magkakast ng cards. So meaning, kapag first ka, technically sa chess, dama, and other board games and card games, no? Kapag first ka, usually, offensive ka, okay? Usually offensive ka, and then defensive ka, usually offensive ka, pero pwede ka rin defensive. Pero majority ata parang pag first, no, defensive. Parang defensive, no? Parang naalala ko, defensive pala. Sa Yu-Gi-Oh, defensive eh. And then kapag second ka naman, offensive ka. Ganun. So, yun yung isa sa mga pagkakaiba nila. So, may mauuna na, no? So, salita na siya. Hindi na siya yung sabayan. So, hindi, kapag nauusan ka ng time tumira, siya na yung titira, okay? So, ganun. So, wala nang intayan, bale. May kanya-kanyang time na talaga. And then, ayun, aside from that, ano pa ba? Yun nga, marirework guys yung mga cards. And aside from that, parang yung mga cards natin is dati, ngayong version na to, may shield and then may attack yung card. So, sa darating na update, mawala na siya ng shield, okay? Kung attack card siya. And then, mawala naman siya ng attack kung shield card siya. Ganun, or skill card, ganun. So, nakadepende. Kaya mas maganda na talaga. And then, i-add mo pa yung mga runes para mas lumupet. So, technically guys, sobrang ganda bumili ng Axie ngayon. So, maganda rin na mag-breed. So, nakapag-breed na ako.
Meron na akong 6 na Axie. And then, tatry natin yung lahat. So, kung sino yung flop doon, bye-bye, no? And hopefully, ilabas na nila yung isa pang update with regards to energy. And ina-expect ko na 5 to 6 energy talaga, no? Ang ilabas, no? Kada Axie. Para naman, yung mga tatlong Axie, 18 pa rin yung kanila. Pero yun, ibang topic na yun. So, balik tayo, pag-usapan natin itong mga cards na to. And then, yung thoughts ko. So, ayan. So, punta tayo dito kay Shiba. So, si Shiba dito is attack. Attack card. Actually, ang lupit guys. No, mapapansin nyo ang HD niya. So, ang ganda ng quality niya. Pang Nintendo Switch na talaga. So, your team gains 3 rage if this Axie's HP is below 50%. So, may damage siya. Mapapansin nyo 130. And then, yung ano, yung energy nakatumbas dalawa. So, ayan. Kung mapapansin nyo, may nakalagay attack, skill, attack. So, itong mga ano na to, siguro itong confident na to, parang kuko to, no? So, or yung pang-boost ng moral. So, ayan, no? Target gains, 2 rage, can target any ally. So, hindi ko pa sure kung paano yung mechanics ng rage. Pero sabi, parang dagdag, parang yun daw yung critical indicator, pero hindi na raw siya magiging crit eh. Siguro dagdag damage, ganun. Pero yun, so skill siya. And then, actually itong Shiba guys, parang your team gains 3 rage. Okay to, for tank to. Hindi siya pwede for tank, no? So, di natin alam itong 130, pero may 130 na damage. Then itong Imp. So, mayroong Fury Form na tinatawag, no? So, ang lupit guys. So, mapapansin nyo. So, possible talaga yung Pikachu, no? Pikachu sa Axie Infinity. So, sobrang bullish case ng Axie Infinity. Sana wala lang din ganun mangyari sa stock market. And wala rin mga sakon na mangyari. And then, magiging bullish talaga tayo. Next is ito. Robin. So, summon a little Robin. Lupit nito mga pre. Ayan, no? So, yung sabihin, hindi lang tatlong Axie yung pwede mong makita sa laban. Pwede ka rin makita ng pet. Okay? So, new cards to. New cards talaga to. Kapaan to guys sa arena. Di ko alam kung mag-arena agad ako. Kapag nilabas ko to, probably baka mag, tawag doon. Baka magano lang ako adventure mode muna. Kahit wala munang SLP doon. Pero, ayun. Kasi masyado ng rework eh. Masyado ng rework yung mga gamit. So, ayun. Or yung mga cards. So, ito naman tayo sa telescope. So, may banish, oh. Put one aquatic card from your hand. Kumbaga, parang draw card to. No? Draw card. So, mapapansin nyo, guys, yung mga skill, di ba? Kung mapapansin nyo, walang attack. Talagang skill lang talaga siya. Skill cards lang. Unlike ngayon, minsan, di ba, yung mga skill cards, no? Like, yung gain ng energy, yung mga draw cards, minsan may damage, di ba? So, ngayon, sa next update, wala na sa Origins. Ito naman, Buzzdust. Grabe, ano ba to? Daming bagong cards. So, deal 25 damage to all enemies, shuffle. So, may mga bagong effects din, no? May banish, ano pa ba? May rage, may fury, may dazed. Ayan, so, possible or possibly na-rework lang siya ng mga sleep, ano pa ba, stun. Possible na ni-rename lang siya. Pero possible din na dagdag, ano siya, dagdag effects din dun sa game. Ito naman Ronin. So, deal 50% damage more damage per energy spent this turn. Uy, grabe to guys. Ang sakit nito. Ito pa lang. Pag may Ronin nga, pwede mo nang lubusin yung ano mo. No? Pwede mong lubusin. Grabe ang open nito. Automatic nerf agad to. Pagtapos na season 21 or season 1 ng Axie Origin. Petition to nerf Ronin. Napakasakit niyan. Kasi imaginein mo, bina natin na tatlong energy ang tawag doon. Ang meron sa isang laban, no? Pero may mga zero energy cards pa, 'di ba? Pero ayun guys, so ang lakas nito masyado, 50%. Grabe. Per energy, grabe ang sakit noon. So, bali 50 na 50, mag-i-stack masyado. So, ito naman, Tiny Dino. Pero guys, kung mapapansin nyo, no, ang ganda na ng, ano, ng effects. So, yun, gain 15 damage per turn if retained. Then, max 4 turns. So, attack din siya.
So, gain pattern of protein. So, siguro kung pag di siya nabawasan, kung backdoor siya, goods on Tiny Dino. Okay? Comment down below ako ano yung Tiny Dino. Kasi parang lumakas sa ata yung Tiny Dino. So, ito, kuku pala. Hindi pala kuku yung kanina. Target an ally, remove sleep. The next attack of the target this turn, deal 60 more damage. Okay? So, yung kuku, parang specified na, guys. So, kung mag-increase ng damage, hindi lang siya minsan percent. Madalas, hindi naman madalas, pero may mga instances na nata-targeted. Ano. Pero, ang buff, guys, ng kuku, imagine niyo parang naka-bidance ka na, tas meron ka pang damage. Dagdag damage. So, lupit. So, ito na yung gameplay, guys. So, ano to, puff? Hindi ko masyado mabasa, pero mapapansin nyo, sa ano pa lang naman to, sa adventure, no? Sa adventure. So, ito, mayroon pala. So, may puff, heal HP equal to 50%. So, yung puff, pwedeng ano yan, yung anemone, no? Yung anemone, parang yan yung nakikita ko, anemone. Grabe, guys, sobrang lupit, no? Sobrang lupit, and then imagine nyo, magkaka-skin pass. Ang ganda ng animation. Sulit, guys. Sulit yung SLP natin. So, target any ally heal for 45 HP. Okay. So, mga healing galing. So, ito na ba yung meta, guys? So, hindi ko alam kung ito na yung meta. Pero yan, trial lang. So, ayan. Para, siguro para tawag doon, makakuha ka ng mga runes. No, kailangan mo mag-adventure. So, obligado ka mag-adventure. Araw-araw para tumaas yung runes mo. And ayun, excited naman kayo sa Battles V2. Ako sobrang excited na, lalong-lalo na sa pump. Nag-expect ako, guys, ng 30 pesos. Pero 20 magpapapalit na ako. Pero magsusubi ako ng konti. Ng konti lang, konting-konti lang naman para pang sungkit-sungkit sa ano. Pero imagine niyo, guys, kung kahit na mga 50 SLP a day tayo, kung 30 pesos ang isang SLP, o kahit sabihin na natin ng 10 pesos ang isang SLP na consistent. Wow. And then kung yung mga burning mechanism pa. Hindi ko alam kung gano'ng kataas yung itataas ng SLP. Pero I don't know if worth the risk nga rin yung 20 pesos. Pero I'm expecting talaga na 20 pesos. Para syempre ROI tayo, doble tayo. Actually quadruple tayo kapag nag 20 pesos yung SLP. No? And then makakapag-earn pa tayo ng extra income, makakapasok pa tayo sa ibang NFT games, and makapag-invest din tayo sa mga real life properties. And ayun, guys, so kapag, guys, nag 30 or 40 tong SLP, drop na kayo. De joke lang, mag-aaral pa rin kayo na mabuti. Mahalaga yung pag-aaral, sabi nila. Pero mahalaga naman talaga yun. So nakadepende pa rin talaga yun sa discarte rin. Pero enjoy nyo lang yung laro, dagdag income. Kung nag-aaral kayo, gawin nyo siyang pandagdag baon. Ayan, ganyan na lang. Pandagdag baon. Mahalaga rin pag-aaral, guys, lalo na pag gusto nyo magiging doktor. Imagine nyo, magdo-doktor kayo pero puro aksi ginagawa ninyo, di ba? So, baka gawin mo, bigyan mo na anemone yung pasyente mo. O kaya ng ano, Biden's, di ba? Nalason po yung pasyente, na food poison. Ito, Biden's. So, ayun, guys. So, hanggang sa muli ako, servers. Kaya like, comment, subscribe. Buya.